Hi guys! Gusto ko lang mag-share sa inyo ng mga benefits ng pagtutuloy na paghuhulog ng SSS sa Philippines. So, as you all know, OFW ako. Nandito kami sa London ng husband ko and dito ko na rin pinanganak yung baby ko na si Elise. So, nung bumalik ako dito sa UK, sinabi ko sa husband ko na ituloy naman yung paghuhulog sa SSS hanggang sa mag-retire kami. Kahit kailan man yon, hanggang sa mag-60 kami. Sabi ko, ituloy namin yung paghuhulog ng SSS kasi ang daming benefits ng SSS at isa nga dyan, yung maternity benefit. So, nung bumalik ako dito sa London, tinuloy-tuloy ko yung pagbabayad ng SSS ko monthly. So, ang pinili ko is yung highest amount, which is 2,800 pesos per month. So, nagtuloy-tuloy ako na maghulog ng 2,800 per month hanggang sa when I found out that I was pregnant, that was January 2023. Yun nga, so going back to the story, when I found out that I was pregnant, that was January 2023, the more na sabi ko sa husband ko, kailangan talaga nating tuloy-tuloyin kasi there's a lot of benefits ng pagtutuloy ng SSS. There's the maternity benefit, sickness benefit, at ang dami-dami pa. Pension when we retire or when we reach the age of retirement sa Philippines. It's not that much yung pension, but then at least meron kang makukuha every month. And before going to that pension, dun muna tayo sa maternity benefit. So, ang chinuse ko na amount is yung highest amount, which is 2,800 pesos per month. So, magkano ba ang 2,800 pesos pag i-convert mo sa pounds? That's only 40 pounds. So, yun nga guys, for maternity benefit na nakuha ko, sobrang dali lang ng process kapag OFW ka. By the way, before kami umalis nun sa Pilipinas, in-update ko yung details ko sa SSS sa Philippines. So, from employed, ginawa ko siyang OFW na yung status ko. So, balik tayo dun sa maternity pay na nakuha ko. I am, naghuhulog ako ng 2,800 per month. At ang nakuha ko na maternity benefit is 70,000 pesos. At sobrang bilis lang nung process ng pag-apply ng maternity benefit. Nung nalaman ko na pregnant ako, after a few months, while I was still pregnant, nag-send na ako ng maternity notification through SSS website. Sobrang bilis lang nun. May kiklik ka lang dun sa profile mo. And then, nung nakapanganak na ako, nag-apply pala muna ako ng disbursement account. So, yung disbursement account, dun isa-send ni ng SSS yung lahat ng benefit na i-apply mo. So, that's a bank account. Any local banks, pwede rin yung GCash, Maya, o yung mga digital banks. So, nung nakapag-apply na rin, or yung nung na-approve na yung disbursement account ko, dun ako nag-apply ng maternity benefit. At alam nyo ba kung ano lang yung requirement na sinend ko? Ano lang, birth certificate lang ni baby yung sinend ko na requirement. And hindi ko na kailangan nung mga, kasi I gave birth through cesarean section. So, hindi ko na kailangan nung mga discharge summary or yung mga OR forms na nagpapatunay na nananganak ka via cesarean section. So, hindi na kailangan nun kasi same na lang naman yung amount na makukuha either kapag nanganak ka through normal delivery or through C-section. So, yun lang. Nag-upload lang ako ng birth certificate ni baby. Nagulat nga din ako kasi nag-prepare pa ako ng two other forms. So, aside from birth certificate, meron pa akong mga in-scan na ibang forms just as a proof of birth kay baby. Pero, ang nakalagay lang dun sa website is birth certificate lang. So, nung in-upload ko yung birth certificate, sinend ko na or sinubmit ko na yung application form. And the following day, na-approve na yung maternity pay application ko and na-credit na dun sa bank account ko yung 70,000 pesos. So, kung i-convert mo yung 70,000 pesos sa pounds, that is more or less 1,000 pounds. So, diba, saan ba tayo makakapulot ng 1,000 pounds these days? So, I think yung paghuhulog ng, yung paunti-unti, yung small amount na hinuhulog mo every month, first long as it's consistent,
ang nabibuild sa atin doon is yung discipline at saka yung preparation for the future, preparation for the aside from that kasi pinag-iipunan na rin namin yung pang-aral ni Elise, yung pang-college niya, so pinag-iipunan na namin as early as now. Para pag dumating yung time na yon, hindi na kami naghihikahos, hindi na kami naghahanap kung saan namin kukunin yung pampaaral sa kanya. Kasi as early as now, small amount, naghuhulog na kami, pinag-iipunan na namin. So, yun lang. I just wanna share this. So, my fellow OFWs, or kahit sa mga hindi OFWs, na we have to prepare for our future. Kahit small amount, magtabi tayo. Kasi yung pagsisave every month, ang na-train sa atin doon is yung discipline. So, yun lang. Thank you.